Good day, everyone. Welcome to another episode of Tax Training. I will discuss to you the computation of VAT on sale to government beginning January 1, 2021. No? So, bakit? Kasi, under the train law, pagdating ng January 1, 2021, hindi na final ang withholding tax on VAT sa government. Ano na siya? Creditable. So, papakita ko sa inyo how to compute now using the creditable withholding tax on sale to government, no, na i-deduct na lang natin yung sa tax due yung creditable withholding tax. Samantalang noon, pag sinabi natin final, wala na, hindi ka na mag-compute, no? Bakit? Kasi final na yung tax na dapat bayaran doon sa sale to government, withhold na yun ng government. So yun yung final, hindi na kailangan na mag-compute ka pa ulit. But this time kailangan mo pa mag-compute, no? Beginning January 1, 2021. Okay. Section 4.11, 4.2, withholding of VAT on government money payments. Ano po sabi dito? Sa regulations po ito ng train law, no? Under Republic Act 10963. The government or any of its political subdivisions or instrumentalities or agencies, including government-owned or controlled corporations or GOCCs, shall, before making payment on account of its purchases of goods and services which are subject to the value-added tax imposed in sections 106 and 108, ito yung provisions ng National Internal Revenue Code natin that mandates payment of value-added tax. So, anong gagawin? Deduct and withhold the value-added tax imposed in sections 106 and 108. Of this code, no? Okay. Deduct and withhold a final value added tax at the rate of 5% of the gross payment thereof. So, kung magkano yung ibabayad ng gobyerno, limbawa, sa mga supplier niya, sa contractor niya, i-deduct niya yung 5% na value added tax, the final VAT on the government money payments, and then i-remit niya sa BAR yung 5% na yun. But beginning January 1, 2021, the VAT withholding system under this subsection shall shift from final to creditable system. So sabi natin, pagdating ng January 2021, hindi na final ang withholding tax ng transactions on sale to government, creditable na siya, no? So, na-discuss na natin yun, yung creditable versus final withholding tax, no? Okay. So, ito naman po, paano na naging final withholding tax yung payment to government, no? Ito yung dati, final siya. Pero yung bago, ano na siya? Creditable na, no? So, pag sinabi natin na creditable, anong gagawin natin, no? Kasi pag final withholding tax, anong gagawin? Wala na tayong dapat i-file kasi sino na yung may liability to withhold for the total payment of taxes? Yun na yung gobyerno. But since pagdating na ng January 2021, ano na nangyari? Nagiging creditable na siya, no? So pag sinabi natin creditable, kailan mo pa ring mag-file ng return, hindi pwede yung withholding lang. Kung yung withholding na creditable, ibawas mo na lang yan doon sa tax due, no? So since dati final withholding tax siya, hindi na kailangan ng pay mag-file ng income tax return for that particular income. But in this case, ang pinag-usapan dito is value-added tax. So, since final withholding tax na dati itong government money payments, hindi na siya dapat mag-file ng VAT returns. But January 2021, creditable na siya. So, anong sabi natin sa creditable withholding tax? Dapat mag-file ng VAT returns at i-deduct na lang, ibawas niyan yung withholding na 5%. Okay, so this is our example na computation. No, parang regular VAT na rin siya. No, so VAT on sale to government, this is beginning January of 2021. Halimbawa, yan yung amount niya, no? Yung VAT on sale to government. I-multiply mo yan by the output tax rate na 12%, no? Considering that the sale to government is
exclusive of VAT, no? So, pag minultiply mo yan sa tax rate na 12%, you have now the VAT due on the transactions. Anong gagawin mo ngayon? Ibawas mo yung input tax on purchases, no? So, input tax from the VAT taxpayer, multiply mo by 12%, yan yung input tax available mo. Ha? Yung total for the month or for the quarter, depende kung anong period yung kinocompute nyo. No? So, yung VAT due mo, which is the output tax na 12%, i-less mo ngayon yung input tax, which is also 12%, so magkaroon ka na ngayon ng VAT payable. No? So, pagdating na sa VAT payable, ano yung gagawin mo? I-deduct mo yung tax withheld na creditable. No? So, ano na mangyayari ngayon? Meron ka pang VAT payable. Pero kung malaki yung withholding mo, meron kang refundable or sobra overpayment na VAT. No? So, ano yung pagkakaiba sa creditable sa withholding tax? Pag creditable ka, kailan mo mag-file at mag-compute. No? Samantalang pag final tax na, hindi na kailan kasi yung withhold sa iyo na final tax, yun na yung pambayad mo talaga sa buwis. Hindi na kailan mag-compute ulit. Because my responsibility to compute for your tax is your withholding agent. Okay, so yun po yung reminders natin for our taxpayers, but taxpayers with sale to government beginning January 1 of 2021, magiging creditable withholding tax na lang. No, hindi na final. Okay, so with that, I would like to say thank you. And the purpose of our tax training is for you to have a better tax compliance. Good day to everyone.